Yun, welcome ulit sa ating lahat. Dati JBL ang nire-review natin, ngayon motor naman, iba naman. So, bibigyan ko lang kayo ng tip about dito sa Raider 150 at saka sa sprocket set. Ano ba yung sprocket set? Top speed and torque, gear ratio. Tapos yung mga napansin ko sa reading ng speedometer ng Raider natin. So yan yung Raider ko. New breed, model 2009. Matanda na yan. So, ano ba yung sprocket set? So, dalawa lang naman ang sprocket set natin. Meron tayong high speed sprocket set at saka more torque na high na sprocket set. So, anong pinagkaiba nila? Kapag ang gusto mong sprocket set ng motor mo ay mas mataas yung output o mas mabilis, magpalit ka ng high speed. Pag mas gusto mo naman ay mas malakas yung torque o mas malakas yung galbot niya, magpalit ka ng low speed. Pero more torque yun, ha? Pinagkaiba ng sprocket set na high speed tsaka low speed. Pag nagpalit ka ng high speed, mas mataas yung overall top speed mo. Pag naman nagpalit ka naman ng low speed na sprocket, mas malakas naman yung batak mo. Kahit sa ang ahon, malakas yon. Pero yung top speed mo, bahagya mababawasan yon. So, ano naman yung gear ratio? Gear ratio, yan yung makikita mo sa mga sprocket set. Higher gear ratio, ibig sabihin nun, ayan. Pag mas mataas ang gear ratio mo, ibig sabihin, mas malakas yung torque mo, pero less speed. Pag naman, mas mababa yung gear ratio mo, high speed, pero less torque. So, ito, i-explain ko sa inyo kung paano. Yung sprocket ko ay 1442, 14 teeth dito. 42 naman dito. So, ang gear ratio niya is 3 is to 1. Ngayon, paano natin nakuha yung 3 is to 1? Ayun yung gear ratio. Ito yung sprocket natin. Ito yung nasa engine sprocket. Gear number 1. O, sprocket number 1. Ito namang G2. Ano naman yan? Ayun naman yung nasa gulong natin. Ito yun. Yan. Ngayon, para makuha natin yung gear ratio, G2 divided by G1. So, halimbawa, ang tit ng G2 mo, o ito, sprocket mo dito ay 42. 42 divided by 14. 14 yun nandito natin, 14. So, ito yon, example ko ito. 42 tas 14. 42 divided by 14 is equals to 3. 3 is to 1 ang ratio natin. High speed yan, mga pre. Tapos ang 1345 naman, low speed yan, ha? Low speed. Meron kasi minsan na nagkakabalikta dyan, eh. Minsan kasi akala nila high speed yung pag nagpalit ka ng mas malaking sprocket sa huli. So, ipapaliwanag ko yun mamaya. In reality, pag nagpalit ka ng mas maliit na sprocket sa huli, more speed yon. Pag nagpalit ka naman ng mas malaki sa huli, more torque yon pero less speed. Tandaan nyo yun, ha? Ang standard ng Raider natin ay 1443. 3 is to 7. 3 is to 3.07 is to 1. So, ang ibig sabihin nun, ito mas magandang example, 1442. 3 is to 1. So, ibig sabihin nun, tatlong ikot ng engine sprocket natin, isang buong ikot lang ng output natin, itong sprocket natin na nakabit sa gulong. So, ibig sabihin nun, yan, kung makikita nyo, 42 teeth. Pag umikot siya ng isang buong ikot, halimbawa ganun, ikot natin. Pag nakabalik na ulit siya sa position na yan, ibig sabihin, nakatatlong ikot na itong sprocket natin sa engine. Dali, mabanas. Inom lang ako. Tapos, so yun, sana naintindihan nyo yung speedometer, yung ano natin, yung gear ratio, kung ano ba yun. Ibig sabihin ulit ng gear ratio, review ulit natin. Pag sinabing 3 is to 1, 3 is to 1, tatlong ikot ng sprocket natin dito sa unahan, isang buong ikot lang ng sprocket natin sa huli. Okay, yun yun. Tapos, ang napansin ko dito, ang speedometer reading ng Raider natin, nagbabago yan, depende sa sprocket set mo. Kasi one time, nag-ride kami nung tropa ko si Lester.
Basta si Lester. Meron din siyang Raider 150 na reborn. Ngayon, ang sprocket set niya, ang sprocket set niya ay 1443 na standard. Kaso lang, naka-rim set siya. So, ang gear ratio ng 1345 is 3.46:1. So, 3.46 na ikot na itong sprocket na to. 1 lang ng output. Tapos, naka-rim set pa siya. Ngayon, kaya nagbago yan. Ito yung napansin ko. Nagsabay kami ng takbo, tapos yung takbo niya ay 14 kilometers per hour na sa speedometer. Yan, dyan sa basanan, nag-iiba kasi yan eh. I-explain ko sa inyo kung bakit. Pag nagpalit kayo ng sprocket, mag-iiba yung reading ng speedometer nyo, yung mga ka-radar natin dyan. Kasi ganito yon. Nagsabay kami ng takbo, ng parang sabay kami. Dalawang motor kami na magkatabi, na nag-ride. Ang basa sa speedometer niya ay 14 na 14 kilometers per hour. Yung sa akin ay 12 kilometers per hour. Ngayon, bakit nagbago? Kasi ako nagpalit ako ng 1442, 'di ba? Mas maliit yung sprocket ko ng isang teeth. Ngayon, yung kanya standard na 1443, tas naka-rim set pa siya, so mas maliit yung gulong niya. Magbabago 'yon. Kasi once na nagpalit ka ng gulong, umikot na siya ng isang buong turn yung sprocket mo sa likod. Pero nagpalit ka naman ng gulong kasi nga naka-rim set ka. Mag-iiba yung basa ng speedometer mo. So ganito, ang pinagkaiba ng basa ng speedometer namin is yung kanya 14, sa akin ay 12. So kaya ako nakuha tong 14.28 something na yan kasi mas mataas yung basa niya sa akin ng 14%. Sa akin ay 12, kanya ay 14, mas mataas ng round off ko na lang as 14%. Para mas maintindihan natin lahat. Ito yung isang example na. So, yung kanya, 14% higher reading. Mas mataas yung basa ng speedometer niya kaysa dun sa akin. Pero pantay lang kami ng bilis, ha? Sabay lang kami nag-ride. Dalawa kami motor, sabay lang kami. 14%. So, kapag tumakbo ka ng 110 kilometers per hour na naka-mag wheels, 1442 setup mo, ayan, parang yung sa akin. Mag wheels, as 1442 ang setup ko ng sprocket ko. Pag tumakbo ka ng 110 sa akin, ang equivalent nun sa kanya ay 125.4 pag naka-rim set ka na 1443. Parang ano lang, parang ginawa ko lang na computation kasi nga mas mataas ng reading yung kanya na 14%. Ngayon, paano ko nakuha yun? Ganito. 110 times 0.14 equals 15.4. Ngayon, bakit ko tinayin sa 0.14? Kasi nga mas mataas yung reading nung rim set sa akin ng 14%. So, 110 times 14 is equals to 15.4. 15.4 plus 110 kilometers per hour yung sa akin. 110 kilometers per hour equals 125.4 kilometers per hour. So, yon. Sana naintindihan nyo. Sandali. Sinabuli. Walang. Mainit. So yun, sana naiintindihan nyo. Ito yung isang tip ko pa ha. Pag nagpalit kayo ng sprocket sa Raider, huwag nyong iisipin na huwag kayo masyadong maniwala sa basa ng speedometer nyo ha. Kasi ganito yun. In-explain ko na yun kanina, di ba? Na kapag nagpalit ka ng mas malaking sprocket dyan sa likod, mas maliit sa unahan, ang sensor kasi ng speedometer natin nandito. Ayan, ayan yun mismo. Yan, digital yan. Ang sinesense niya is kung ganong kabilis na yung sprocket na nandito sa unahan. Tandaan nyo yung lagi ha. So, kapag nagpalit ka ng maliit na sprocket dyan sa huli, tapos nagpalit ka ng malaki sa likod, luluwag ngayon ng ikot nan. Kasi yung makina mo, kumbaga maluwag siya, makakapag-RPM siya ng mas mataas. So, mas mataas ang magiging basa ng speedometer mo kasi nga nakakaikot siya ng maluwag eh. Kasi nagpalit ka ng maliit dito, tapos nagpalit ka ng mas malaki dun sa kabila. Naka-low speed ka, high torque yun. Mas malakas ang galbot, pero pagka nakapag-sixta na, nakapag-kinta na, eh wala na yun, may iwanan mo na din yun kapag ang sprocket set mo ay naka-high speed. Tip lang mga pre, ilang beses na ako nakaka-encounter ng all-stock na Raider, na Reborn, na ang setup din nila ay 1443, stock lahat. Ito kasi sa akin, stock lang din to lahat. Pati makina, pati carbo. Yan, tinan nyo yung card. Stock lang yan.
Pati makina, wala na palitan niya. May air cleaner pa yan. Ito lang na bago. 1442. Ayan. Ganan na ganan yung sa akin. Ganan na ganan yung sprocket ko. Sun lang. Sun. Murahin lang yan. Mga ano lang yan. Mga 750. Lahat na naka-encounter ko na... Yung alam naman natin sa highway, minsan, meron din tayong mga nakaka-friendly race, ganon. Lahat na na-encounter ko, ha, lahat talaga, hindi sa pag-iibang, pero lahat. Na naka 1443 na setup, all stock. Is iniiwanan na itong raider na to. Ulit ko, guys, hindi ako nagyayabang, ha, totoo yun. Wala lang kasi akong video kasi wala pa akong camera. Once na nakapagkwarta ka na, nakarekta ka na, naiiwanan na, nag-i-start nang maiwanan yung naka-standard. Kasi nga, naka-high speed na tayo na sprocket. Yan, 1442. Kaya maiiwanan na talaga sila doon. So, yun. Ano pa ba? Tip ko lang talaga, pag nagpalit kayo ng sprocket, huwag kayo masyado mag-rely sa nababasa ng speedometer. Kasi ang dami ko na nakikita sa YouTube na ano na nagpo-po sila ng top speed tas may nakita pa ako doon na 1445 na sprocket. Kitang-kita mo din sa video na mabagal pa yung takbo niya pero 100 kilometers per hour na yung basa ng speedometer niya. Kasi nga alam niyo naman nagbabago yung readings nito, 'di ba? In-explain ko na yun kanina. Yung sa amin kasi ni Lester, mabilis din yun, yung raider ni Lester. Ah. Pero yung sa akin, ang napansin ko lang, nag-iba yung readings nun sa kanya. Eh. Kaya in-explain ko sa inyo. So, kapag nagpalit ka ng sprocket, keep in mind na wag ka lang magbase dyan sa speedometer. Wag na wag. Magbase ka kapag ka meron ka ng makaka-encuentro o kaya meron kang kaibigan na testingin nyo lang yung takbo nyo, testingin nyo lang. Be safe lang lahat ha, mag-iingat lang kayo kasi, yun pa pala, isa pang tip. Diba sabi ng iba kapag nagpalit ka ng high speed na sprocket, hihina ang batak mo. So huwag kayong mag-alala mga ka-rider kasi, yung rider naman natin is powerful kasi yung engine niya. Kaya kahit magpalit ka siguro ng 1440 something, 41, kaya pa yan ng rider natin kasi kahit naman mag-akyatan, meron naman tayong lower gear eh, para gamitin. Hindi naman natin kailangan laging higher gear pag aakyat. Siyempre, kailangan mo din na mas mababang gear. Mga tresera, kwarta, ganun. Segunda, pwede ka naman mag-primera kung sakaling hindi nakakaya niya na segunda. Pero yun talaga, huwag kayong mag-alala na magpalit ng high speed sa mga radar natin. Huwag kayong mag-alala na magpalit ng high speed. Kasi wala naman kayong masyadong isasakripisyo. Kasi kayang-kaya nung makina natin yan. So, yun lang. Sana naiintindihan nyo. Kung may tanong kayo, magtanong lang kayo. Mag-comment lang kayo. Yun lang. Hanggang sa muli. Susunod na lang ulit. Yes, sandali. May nakalimutan lang pala akong sabihin. So, ito nga palang rider natin ay all stock. 10 years. Wala pa pong napapalitan dyan kahit isa. Sa makina, sa sprocket, nagpalit na po tayo sa gulong. Yung ibang parts na palitan. Pero, sa makina, wala pa po. Pati carb. Ang ginawa ko lang dyan, linis carb. Hindi pa rin po na-check up yung ano natin, yung tawag doon, shim. Sabi kasi nung kakilala ko na mekaniko, dapat na daw ipaayos yan o pa-check up para malaman kung may sira or may dapat palitan. Tapos, ang clutch natin, hindi pa rin po napapalitan, 10 years. Yun pa rin, pero pwede pa naman. So, ang masasabi ko lang talaga, yung setup talaga natin na 1442 na sprocket set, high speed talaga yan. Kasi, isipin nyo naman, 10 years na yung makina na yan, matandang-matanda na. Hindi natin alam, baka marami nang dumiyan sa loob ng makina o mga... Hindi pa kasi nalilinis yan, hindi pa nare-refresh yan eh. So, isipin nyo sa mga na-encuentro natin na mga tropa na raider, hindi pa naman tayo naiiwanan. So, masasabi ko talaga na high speed talaga na setup natin yan. 1442. Ayaw kasi maging madamot eh. Kaya sineshare ko sa inyo kung ano yung every time na nakaka-encuentro ako na titigil kami, kakausapin niya ako, tatanong kung stuck yung sa kanya, tapos tatanungin niya ako kung anong binago ko dito sa akin. So, sineshare ko lagi. 1442 po yung setup natin. So,
Yan, nasa kanya-kanya namang ano yan eh, nasa kanya-kanyang palagay kung anong mas bet natin, mas bet ba natin na low speed, high torque, o kung mas palagay natin na high speed, less torque. So, kayo na rin mamimili. Pero yun lang ang tip ko na 1442 setup is pang high speed talaga yan. Yun lang guys, thank you, keep safe, pagdadrive.